Pag nagtuturo ka na, nakita mo na yung sistema at nakita mo yung sitwasyon ng classrooms. Kahit ayaw mo or kahit hindi mo gustong magbitaw ng sarili mong gamit or personal mong pera, mapapagastos at mapapagastos ka din talaga. And kapag nakita mo na yung resulta ng konting sakripisyong ginawa mo para sa school or para sa mga bata, napaka-fulfilling sa pakiramdam. Alam mo yun, sa simpleng bagay lang, sa maliit na bagay, nakatulong ka hindi lang sa mga bata, hindi lang sa school, pero pati na rin sa gobyerno. What up mga tugang? Here we are back at it again with another video. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, sasamahan niyo ako na mag-repair ng blackboard ng isang classroom. Yes, blackboard. Yung kulay green pero blackboard ang tawag. This is by far one of the coolest projects I've ever made. So yeah, hopefully masamahan niyo ako from start to finish. And let's somehow talk about anything and everything under the sun. Habang tinatapos ko ang blackboard. Alright, so let's proceed now. I started by preparing the tools to be used. I made sure that every tools needed are there. I arranged them sa ibabaw ng mesa para makita ko kung ano yung kulang at ano yung tools na wala. So, thankfully, lahat naman ng tools na kailangan ko ay nandoon. At nagsimula na nga akong bakbakin or baklasin yung lumang plywood sa blackboard, and makikita ko nga naman na talagang sobrang bulok na siya. Para na siyang styrofoam na ang bilis-bilis mo lang tuklapin. Talaga nga namang kinain na siya ng anay. Kaya every time ay magsusulat sa blackboard, kahit yung chalk, nabubutas talaga yung surface ng blackboard. And hindi ka makakapagsulat ng maayos. Yun ay isa sa mga problema ng mga teachers dito sa classroom namin. And so I started getting rid of the frames para mas madali. And while doing so, napansin ko na sobrang dami na rin talaga ng mga bulok na frame doon sa loob ng blackboard. At yan nga, tinanggal ko na yung old surface ng blackboard na sobrang lambot, sobrang parang papel na lang din siya. At bumungad nga sa akin yung mga frames na bulok na din at kinain na rin ng anay. So what I did is that tinanggal ko lahat muna ng mga pako, maliit man o malalaki. And medyo tumagal ako dyan sa part na yan kasi pinalitan ko pa yung ibang mga frames na mga good lumber para mas maging matibay. Buti nilang talaga nakakahanap ako ng mga good lumber na 2x2 sa labas ng classroom kasi last month nagpaayos ng ceiling. So may mga tira-tira, and then nakita ko dun sa gilid at yun na lang ginamit ko magawing frames. Kulang na kulang din kasi talaga yung materials na na-purchase namin. So imagine, ang nabili ko lang ay dalawang piraso ng 2x2 at yung dalawang marine ply and yung pintura. Di pa kasali din yung pako at yung masilya kasi sariling ano ko na yun, sariling material ko na yun. At ayan na nga, ikakabit ko na yung bagong plywood na pagkakapitan ng pintura. Nahirapan ako sa umpisa kasi alam niyo naman, mag-isa lang. Pero syempre, nung dumating yung wifey ko, hindi na ako nahirapan sa buhay. Charot. Nagawan ko naman siya ng paraan na ikabit ng mag-isa. Although, syempre, mas maganda kang may katulong. Pero okay na. Okay lang naman. Ayan, nakabit ko na siya. And then, dinamihan ko yung pako. I made sure na malakas yung kapit niya at hindi siya basta-basta bibigay. Medyo nakakalungkot nga lang dun sa gitnang part kasi malambot pala yung frame doon. Siguro natanggal yung pagkapako niya. Hindi ko naman napansin kanina. Nung kinakabit ko na yung pangalawang plywood sa left side, hindi siya parang bumabaon. So what I did is gumamit na lang ako ng tornilyo at yun, binarena ko na lang siya. Okay naman, kaso mas maganda sana kung bumaon ng masyado. Medyo may umbok lang sa gitna.
kasi nga hindi nga masyadong bumaon yung pako, pero all goods naman so far. At this point, nagpapako pa rin ako. Gumagamit ako ng maliit at malaking pako. I make sure na yung sa mga gilid at sa mga main frames na nakakabit, ang ginagamit ko ay 1.5 inch. Tapos yung sa mga gitna-gitna ng banda, mga 1 inch na lang na pako. Nagtataka marahil kayo bakit ako, yung teacher, ang gumagawa ng blackboard namin. First of all, my personal reason is that kaya ko namang gawin, and madali lang siya para sa akin kasi I have tools and I love carpentry, to be honest. And pangalawang reason siguro is kulang yung budget nung naipon ng mga bata last year. Kasi it's classroom project to nung last advisory class ko. So instead na ibayad pa namin sa labas, kasi gumastos pa, magdagdag pa yung gastos. Ako na lang, I decided na ako na lang. Kasi Sabado naman to, wala namang pasok, and syempre wala namang akong ginagawa. Kung iaasa pa kasi namin siya sa school, matatagalan pa kasi magre-request pa ako. And then after I requested, magre-request din yung school. Maghahanap pa nung gagawa. Magpo-purchase pa ng mga materials. Eh badly needed na yung blackboard. Kasi ongoing na yung classes. Kaya I decided na lang na ako na lang talaga ang gumawa. At ayan na nga, nag-start na akong magmasilya. I started sa gitna para tumigas agad. Kasi yung umbok at medyo may awang dun sa gitna. At inisa-isa ko rin lagyan yung mga pinagpakuan ng masilya. Para later pag tumigas, madali na lang siyang i-sandpaper. So kapag niliha mo siya, mas madali na siyang mapa-flatten at hindi uumpok kasi hindi makita yung pinagpakuan. May mga pagkakataon kasi na may mga blackboards na sobrang rough, and pag tumatama yung daliri mo dun sa blackboard at dadaanan niya yung mga umbok at yung mga matitigas na part ng pako, nasusugatan yung mga teachers and masakit sa daliri talaga. Although nowadays, most of the teachers are using projector, may mga inalagay silang white screen, still, ginagamit at ginagamit pa rin talaga yung blackboard. Kaya napaka-importante pa rin talaga na mayroong maayos na blackboard ang classroom. And then so I finished applying the putty or the masilya on the surface. So pinapatigas ko na lang siya. So habang pinapatigas ko siya, inaayos ko naman at binabalik yung frame. Kaso nga lang, maiksing part na lang nung frame sa paligid nung blackboard ang medyo mapapakinabangan pa. Kaya ang ginawa ko, sa left and the right side na lang ng blackboard ako naglagay ng frame na pa-vertical. After nga po nito, ay nag-start na akong isin or kuskusin or i-flatten gamit ang sandpaper. Yung masilya para mas maging smooth pag nilagyan ng pintura. As you can see, hindi naman lahat ng surface ay nalagyan ng masilya. Kasi I assume na okay lang din naman. Kasi smooth din naman yung surface ng marine plywood. Para lang din kasing mukha yan. Alam nyo, yung mga kababaihan, before they apply their makeup, naglalagay muna sila ng concealer, ng kung anong pwedeng pampasmooth nung surface ng kanilang mukha para mas maging effective yung makeup. So, same idea with that, ganun din naman ang idea dito sa pagpipintura ng blackboard. So, dapat makinis yung surface bago mo siya pinturahan nung pang blackboard na pintura din. Medyo natagalan nga lang din ako dito sa left side na to kasi bumigay yung ilalim na part. Medyo ano rin kasi siya, marupok din kasi, parang yung beshi mo na marupok. At bumibigay agad. Anyway, so nagpatuloy na nga ako sa pagliliha kasi matigas na yung surface na minasilya ko kanina. Ayan, I made sure na lahat dinaanan nung sandpaper para maging smooth. As much as possible, ang gagamitin nating sandpaper ay yung
medyo maliliit lang yung ngipin. At this point, minekus-mekus ko na yung pintura. I make use of this portable small drill para masiguradong well-mixed talaga yung pintura. And since natuyo na nga yung surface, nag-start na ako magpintura. I started sa left. As you can see, medyo matagal at mabagal yung proseso kasi maliit lang yung nabili kong paint brush. Siguro kung paint roller ang ginamit ko, mas evenly distributed yung paint at mas maganda yung kinalabasan. And mas mabilis din siguro akong natapos. Well, next time, sa susunod na lang siguro, yun ang gagamitin ko. And dalhin ko na lang siguro din yung ibang tools ko pa para mas maging maayos at mas mapadali yung trabaho. Inabot din kasi ako ng halos kalahating araw para matapos to. So probably from 8 o'clock I started and I ended at 12 or 12:30 or 12:45, something like that. Medyo nangangalin ako sa part na to. Pero inisip ko na lang na kung hihinto ako or magpapahinga, mas mapapatagal pa. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko na lang. Anyway, almost finished na din naman. So pagkatapos nitong first coating na to, nag-second coating lang ako ng medyo konti lang. Lumipat nga pala muna ako dito sa right side. Dito muna ako nag-umpisang magpintura. Kung napapansin nyo, parang hindi evenly distributed yung paint dun sa nagawa kong pagpipintura. Well, syempre hindi naman tayo professional na pintor, kaya siguro ganun ang tsura. Pero nung mag second coating naman ako, naging mas okay na naman siya. Shoutout nga pala sa mga ibang teachers dyan na ang daming ginagawang sacrifices para mas mapaganda at mas mapabuti yung mga classrooms nila. Sobrang dami niyan, lalo na yung mga elementary teachers. Nung bago pa lang ako teaching, nasabi ko sa sarili ko na naku, hindi ako magsasakripisyo dyan, hindi ako magpapagod or maggagastos ng pera para sa school or para sa classroom kasi sa gobyerno yan. Pero pag nagtuturo ka na, nakita mo na yung sistema at nakita mo yung sitwasyon ng classrooms. Kahit ano, kahit ayaw mo or kahit hindi mo gustong magbitaw ng sarili mong gamit or personal mong pera, mapapagastos at mapapagastos ka din talaga. And kapag nakita mo na yung resulta ng konting sakripisyong ginawa mo para sa school or para sa mga bata, napaka-fulfilling sa pakiramdam. Alam mo yun, sa simpleng bagay lang, sa maliit na bagay, nakatulong ka hindi lang sa mga bata, hindi lang sa school, pero pati na rin sa gobyerno. Kaya sa atin, mga sirs and mga moms, tuloy-tuloy lang natin yung mga pagtulong na ginagawa natin. Hindi lang naman din para sa atin yan, para din yan sa future ng mga kabataan na tinuturuan natin. And eventually, babalik at babalik yan sa atin, hindi man sa atin personally, pero malay natin sa mga anak natin or sa mga younger generations ng family natin, babalik at babalik yung good karma yan. Alright, at yan na nga, finishing touch na lang ang ginagawa ko dyan sa part na yan. Pinapatungan ko yung mga medyo sa tingin ko manipis yung pintura. Well, siguro ito yung parts na mga walang masilya. I assumed kasi kanina na magiging okay lang. Pero ayos lang din naman, hindi naman masyadong halata. And after seeing the outcome of my work, sobrang sulit na sulit yung pagod, yung konting gastos, at yung konting sakripisyo. Napakagaan lang sa pakiramdam na next week meron silang magagamit na magandang blackboard. Alright, so that's pretty much it para sa vlog natin ngayon. Thank you very much for watching. Please, please do support my channel. Ciao!